Bakit nananawagan ang mga manggagawang Pilipino ng National Minimum Wage? Napakababa ng sahod sa Pilipinas. Kaya naman, maraming Pilipino ang napipilitang mag-ibang bansa. Paano nga naman, makakuha ka man ng trabaho dito, ang sahod mo ay di naman sasapat para makabuhay ng pamilya. Ang 481 pesos na minimum wage sa Metro Manila ay kulang na kulang sa mga batayang pangangailangan ng isang pamilya. Samantala, 1,089 pesos bawat araw ang tinatayang family living wage o halagang kailangan ng isang karaniwang pamilyang Pilipinong binubuo ng 5 hanggang 6 na miyembro. Ang 481 pesos ay wala pa sa kalahati ng family living wage. Maliit na halaga na nga ito, pero halos kalahati ng mga manggagawa sa Pilipinas ay tumatanggap pa ng mas maliit na sahod dito o below minimum. Ito ay ayon mismo sa datos ng gobyerno. Ito ay dahil na rin talamak ang kontraktwalisasyon sa ating bansa. Kung tutuusin, walang tunay na minimum wage sa ating bansa dahil sa eskema ng regionalisasyon ng sahod. Sa kasalukuyan, may mahigit 1,000 antas ng pasahod sa Pilipinas ngayon. Kaya naman, mababa na nga ang minimum wage sa Metro Manila, di hamak na mas mababa pa sa mga probinsya. Bakit? Totoo nga bang mas mura ang cost of living sa ibang rehiyon kumpara sa Metro Manila? Hindi. Ang malinaw, sa Luzon, Visayas at Mindanao, pare-parehong nakararanas ng hirap ang mga manggagawa. Pare-pareho silang nakararanas ng gutom, nababaon sa utang, di makabayad ng bahay, di makapagpaaral ng mga anak, at di makapagpagamot kapag nagkakasakit. Dahil walang minimum wage, malaya ang mga kapitalista na ibigay lamang ang gusto nilang ibigay na sahod sa mga manggagawa. Sa katunayan, sa mga nagdaang taon, lalong lumobo ang tubo ng mga kapitalista habang napakaliit ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Ang hinihingi ng mga manggagawa ay 750 pesos na national minimum wage. Ang 750 pesos ay halos 70% lamang ng family living wage. Isang hakbang ito tungo sa nakabubuhay na sahod. Makapagbibigay ito ng kagyat na ginhawa sa mga pamilya mula sa kagutuman, kahirapan at pagkabaon sa utang. At makabuluhan ito dahil ang mga presyo ng bilihin at singilin sa serbisyo ay ilang dekada nang nagtataasan. Samantala, barya-barya lamang ang inaaprubahan na dagdag sahod ng mga wage boards. Kaya nga bang ibigay ng mga kapitalista ang dagdag sahod na ito? Una, hindi sahod ang nagpapahirap sa maliliit na negosyanteng Pilipino, kundi malaking singil sa tubig at kuryente, malaking buwis at kotong, liberalisasyon ng kalakalan at smuggling, kompetisyon sa malalaking kapitalista at bulok na infrastruktura. At ikalawa, ang kahilingan na 750 pesos ay nangangahulugan lamang ng napakaliit na kabawasan sa tubo ng mga kapitalista. Hindi ba dapat lamang itong ibigay sa mga manggagawang lumilikha ng mga produkto at serbisyong pinagkakakitaan ng mga kapitalista? Kapag walang national minimum wage, ibibigay lamang ng kapitalista ang gusto nilang pasahod. Kailangan ng mga manggagawa ang proteksyon laban sa ganitong pang-aabuso. Ang mga manggagawa ay mga taong may dignidad at batayang pangangailangan. Hindi maaaring puro tubo ng kapitalista ang iintindihin at manggagawa ang laging gigipitin. May karapatan ang mga manggagawa na mabuhay ng disente.